day, everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Mayan Sanchez. At sa channel na to, pinag-uusapan natin ang travel, interest, and most of the time, ang spirituality. Samahan niyo po ako dito sa CVM Eco Park, Varas, Rizal. Andito po ako ngayon kasama ang aking asawa at ang team ng Raining Light Church International for the sole purpose of para i-celebrate po ang 27th anniversary ng aming leader na si Pastor Lito and Pastora Tess. And it's really a privilege na kasama tayo sa mahahalagang araw ng ating mga pastor at pastora. Kasama ko ngayon ang aking asawa. Ayun po siya. Yun. At minsan talaga kailangan mong magkaroon ng ganitong experience, hindi para mag-enjoy at hindi para maglibang ka, kundi para mas strengthen ang relationship and at the same time makilala mo yung sarili mo as part of a team, and of course para ma-honor mo ang iyong mga leaders. Ayan. Dito po sa CBM, first time namin, at kung nagpaplano kayong pumunta, pwede nyo naman siyang isearch sa Facebook at sa YouTube. And also sa Google yan, yung dito to, matatagpuan to sa Varas, Rizal. Anyways, ang gusto kong pag-usapan natin ngayon is all about how we present or how we deal with emotional struggle. Teka, ang layo naman nun. 27th anniversary, tapos leaders, parang get together, tapos biglang emotional struggle. Actually, nandito kami para dun sa purpose na yon, to be part of our leaders' special event. Pero, kaya ko sinabing para pag-usapan yung emotional struggle, kasi nakita ko tong lugar na to na potential para sa mga gustong mag-unwind, mag-relax, at mag-explore ng kanilang ability, capacity, dahil marami pong pwedeng gawin dito sa CBM. And katulad nito, tingnan natin ah. Yo. Direction sa Lord is not
job or trabaho lang ng iisang tao or ano, cooperation siya eh. Meron tayo dapat na participation. Oh, halimbawa, emotional struggle. Madalas sa mga leader kapag ka hindi tama ang emosyon, hindi tama ang nasa isip, or pwedeng punong-puno ng problema, ang unang-unang mararamdaman magde-detach sa church. Mag-isolate, diba? At ang worst, hindi na makikinig sa leader. Kasi nga, feeling huhusgahan, pakiramdam na pagkakataon ko na to eh, pwedeng ako naman, wala mo nang makikialam, mga ganyan. Kasi naranasan ko rin po yun. Pero, pag ikaw po ay merong ganong pakiramdam, and malinaw sa'yo that you are called by the Lord, hindi ka po aasa sa emosyon. Hindi ka magtitiwala sa iyong emosyon. But instead, hihingi ka sa Lord ng wisdom. Paano ko i-handle tong emotion na to? Paano ko i-handle yung pag-struggle mo sa tawag dito, yung mga ginagawa mo hindi na kagaya ng dati. So dito sa lugar na to, ang CBM, as you can see po sa likod ko, malawak tong lugar na to. Ayan. May mga matataas na part. Meron po ditong ATV, pwede nyong i-rent. May mga tent, diba? Para naman ma-experience nyo ang pagka-camp. Ayan. Meron ding hanging bridge. Ayan, makikita nyo po. Tsaka meron ditong tawag dito, perfect picture spot. Ang yung puso na nasa taas ng mataas na lugar. And then, meron ding iba't ibang klase ng hayop na nandito. Merong gansa. Ayan. Talagang eco park. And sometimes, kailangan nating makakita ng mga ganitong bagay. Especially kapag ka tayo ay nag-i-struggle emotionally. Bakit? Para po sa akin kasi, kailangan mong bumalik sa original mong design. Diba? And nature, kapag nakikita mo yung nature, it's tawag dito po kasi pag nasa loob ka na ng eco park ng CVM, wala kang makikita na patag na lugar na, I mean yung sinemento, rough road, yan, nature talaga. Eco park kung saan walang ginalaw masyado ang tao, talagang natural na ganda ng lugar na to, may mga halaman na tumubo naturally. Ayun. And kapag tayo ay nag-struggle emotionally, marami nang nasa loob natin. Marami na tayong dala-dala na hindi na natin alam kung paano natin yun i-handle. And the realization is, balik tayo sa ano bang original design ng Lord sa atin. Original design ng Lord sa atin is for us to be strengthened. Na hanggang sa pagdating niya, tayo ay ready, prepared. And we cannot do that alone. Kailangan natin ng mga tao, kailangan natin ng team. Kagaya nila, ng mga leaders, at ng ating mga pastor. Because sometimes, we tend to believe on things na akala natin yun na yung tama. Pero ang totoo, nabubulagan lang tayo. Nabubulagan tayo ng pangangailangan, nabubulagan tayo ng maling emosyon, dahil nagbo-boils down pa rin sa pagiging selfish. But when we really trust the Lord, na hindi niya tayo ipapahamak at ilalagay niya yung mga tao in position para ingatan tayo, bantayan tayo, paalalahanan tayo. If we will allow those people na i-guide tayo, then redirection will come. Right way of handling emotions will come. Talagang ibibigay sa atin ng Panginoon.
And yun, isa pa lang, isa rin to sa mga lugar na chikan ko sa aking bucket list. Maganda din dito mag devotion dito sa lugar na to. There are a lot of places na pwede kang ikaw at si Lord, 'di ba? Mag-usap, may mga kubo, ayan. Pwede rin palang mamangka. So ayan. Hindi ko masyadong kabisado kung ano yung mga tawag dito, yung mga rates, pero may bayad. Ang entrance fee, 50 pesos sa morning. Tapos kapag overnight, alam ko 100. Yun. You can visit their page para makita nyo po yung iba't ibang rate. Ayan. And yun, sana po nakatulong sa inyo na alam kong napakamura pa ng experience ko bilang Kristiyano. Pero those experiences and that 12 years, masasabi ko na marami nang tinuro ang Lord sa akin. Marami siyang pinakita sa akin. And I'm so thankful kasi inalaw niya na maranasan ko to. So I can understand and know kung talagang naka-align ba yung heart and mind ko sa kanya. So yun, kaya kayo nag-struggle emotionally, don't ever think that it's the end of the world. Hindi totoong hindi natin kayang ihanda lang emotion. Magdi-decide lang talaga tayo and iaalaw lang talaga natin na ang mga taong pinagkatiwalaan ng Lord para bantayan tayo ay i-guide tayo. Kahit na sa palagay natin na hindi sila tama, tayo yung tama. Kahit na sa palagay natin na hindi nila tayo naiintindihan, hindi nila alam ang nararamdaman natin, we have to trust them. We have to honor their advices and their words, of course. Kaya, yun po. And I hope na nakatulong yan sa inyo. At bago po tayo maghiwa-hiwalay dito sa ating maiksing video, ililibot ko lang kayo ng konti dito sa CVM Echo Park. Babayaran mo to 100 pesos lang half an hour, o, di ba? Sulit na sulit. Kaya try niyo po ito kapag pumunta kayo sa city. Teacher tayo, teacher.
Again, thank you so much for watching. Kung meron kang dinadala ngayon about emotions na hindi mo kayang i-handle, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ipanalangin natin yan sa Lord. And never ever let na i-isolate mo agad yung sarili mo. But ipilit mo, idikit mo ng idikit yung sarili mo sa community at sa, sabi nga, di ba, eco park. Sa ecosystem kung saan ka nilagay ng Lord. So you can grow, you can live well, kasi yung talaga yung iyong atmosphere. So thank you so much again for watching. This is Mary Ann Sanchez. Kita-kita tayo sa next kong video. God bless you! Bye!